Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Mrs. Frias. Ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang ruler at triangle. Siyempre, pati lapis na mayroong matulis na point kung paano gumuhit ng borderline at saka title block sa A4 na papel ng accurate, ng tama sa sukat. 90 degrees lahat ang kantong, apat. Okay? So, sa pamamagitan lang nitong dalawa na ito, kasama ang lapis, ay magagawa natin ng accurate ang ating borderline. Kahit walang T-square, kung ganyang kalaki lang na papel ang gagamitin natin, A4 o slow paper, pwede ang dalawa lang. Dalawa. Triangle lang, o pwede rin dalawang triangle. Or, kung wala isang triangle lang, at saka ruler, pwede yan. Okay? So, manood kayo at ituturo ko sa inyo kung paano. Salamat! Ito tayo ngayon sa lamesa. Ito yung ruler and triangle. Okay? Itong dalawa lang na yan, pwede na tayong gumuhit ng borderline. Or pwede rin natin gamitin dalawang triangle. Okay? Basta at least dalawa. Huh? Isang, pwede natin gamitin yung straight edge as lapis, as ruler. Okay, ganito ang gawin natin. Yung ruler, saka triangle, dapat, check natin yung edge ng papel. Tapos, sukat tayo ng layo ng title block, 1 cm mula sa edge, paikot. Tingnan nyo, isang-isa lang yung sukat. And then, check nyo yung edge ng papel with the triangle. Dapat straight bago kayo guguhit ng yan, straight, dapat straight yan, ha? Yan, naka-align. Tapos, guhit tayo ng horizontal line dyan sa baba. Okay, yan, sa ruler. Para saan ba yan? To check kung tumabingi yung ruler o hindi, no? Yan. Kita nyo kung gaano kadali. Kasi may sukat na tayo, no? So, ayan na. Ang triangle kasi ginagamit para sa vertical line. Tapos, yan, nakita nyo dinala sa kabila kasi may guhit na doon, do? Then, ganun sa taas, tapos, yan. Kasi hindi siya diretso dahil maigsi yung ruler, pwede nyo, ay yung triangle, pwede nyo siyang idiretso. Okay. Tingnan nyo, isang sukat lang yung ginawa natin kanina. Hindi both sides. Ngayon, pwede na natin kapalan yung guhit na ginawa natin na malabo lamang. Okay. Dapat makapal. Kasi ang borderline, ang siyang pinakamakapal na guhit sa ating drawing paper. Yan. So, kapalan natin yan. Tingnan nyo kung ilang minuto lang natin gagawin. Ganyan lang kabilis gumawa ng borderline. Basta may dalawa kang gamit. Okay, pagmasdan nyo kung paano ko ginuguhit yung lapis. Mula kaliwa papuntang kanan. Pag sa horizontal line. Ayan. See? Tapos, lagyan na natin ng division yung title block natin. Una, yung para sa plate number. Pangalawa, para sa title. Pangatlo, para sa pangalan. At saka yung pang-apat, para sa school. Pangalan ng school. Ilang minuto lang, wala pang 5 minutes. So, ganyan kadali po. Basta, meron kayong dalawang gamit na straight edge at saka triangle. Okay na yan. Ayan guys, so tapos na.
within 5 minutes, matatapos nyo na. Basta sundin nyo lang yung steps. Okay? So, see you again next time. Bye!